So 12:30 pumasok yung mga grupo. And this what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan, si Magsalos. Ayan, si Corpus. Ayan, si Democrito. Ayan, si Guevara. Ayan, si Quijana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si, andyan si Pio Ginto. Asa loob kayo lahat na supposedly dapat binabasahan niyo muna ang ginawa niyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas, kundi yung bag, yung pera. That's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must agree, Congressman Tulpo. And as a matter of fact, dito natin patutunayan that ang sinasabi nila ngayon, sinesecure nila ang perimeter. And that's the reason why si Major Magsalos, ang sinasabi nila na dito na sila sa loob, samantalang ang kanilang trabaho ay mag-secure lang ng perimeter. But they roam around. They roam around sa lahat. Pasok sa kwarto, pasok sa CR. And as a matter of fact, this is the best direction that I ever seen in my entire life. Being a former movie actor, ito na ang pinaka-worst na direction na nakita ko. Even the blocking, even the directing, hindi kayo papasa. Nag-ano ka dito eh, Guevara? Nag-Back to the Future ka. Nag-Michael J. Fox ka. Pagkatapos niyong pumasok sa loob, lumabas ka. Eto, binuksan niyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila nung 12:59, naayos yun na sa lahat, lumabas ka at binasahan mo nila ng kanilang ano, ng kanilang search warrant. After na maayos yun na sa loob, ito yung nasa loob ng kwarto na kung saan, ito yung pinagtatalo ng CR na kung saan sinasabi sa, based on the report that was submitted to us that we were able to read, ay hindi pinapapasukan yung CR na yon because of all this money that was seen inside. Ito yung moment na pumasok na sila sa loob and at the same time, pumasok na sila dito, lahat ng operatiba dito sa kwartong to, sa pamumuno ni Major Quijana and Magsano and Colonel Guevara. In accordance to what I read sa report, these are all money and those in the black ano are also black, are also money. Colonel Magsalos, ikaw ay isang perimeter pero andiyan ka na sa loob. Ito, hindi ko alam kung sino to, isang to si, but I think they have recanted as well, no? Sila nagsabi na ito ang mga nakita sa loob. Sabi mo kanina, Quijana, hindi mo nakita yung pera, hindi mo nakita, ikaw pa nagtakip ng pera. Sinong kasama mo nung in-inventory mo yung pera? Nung time na in-inventory po, ako po si Sir Quijana, si Staff Sergeant Lester, tapos si Ruiz, tapos yung media po. Can you speak louder, no? Kasi hindi namin nadinig. Pakiulit mo yung sinabi mo. Sorry po. Ang kasama ko po nung time na yon, dun sa office po nung in-inventory is
Si ako, si Major Gehana, si Ruins. Team, di ba? Ikaw yan. Apo, ako po yan. Apo, yung tumutulong po sa akin. Ano po? Ibig sabihin, hindi ko po masyado marinig kanina. Apo, ako po yun. Yes. Black. Yung isa naman, hindi naman kompleto yung uniforme yata, if I'm seeing it right. Actually, si parang siya. Der. Oh, naka-short siya, naka-short. Tama. Apo. A while ago, sinagot mo kanina, 1,000 peso bills. Yung kwan. Yung pera, di ba? Hindi, sabi ko po kanina, yun, hindi ko po ma-recall yung mga ano po. Basta ang naalala ko po is mga naka-bundle po siya na estimated na 500. Nandiyan ka nga. Litrato mo ngayon na doon. Mukha mo nga eh. Opo. Tapos nga po yan. Hindi mo alam? Hindi alam po na ano, Your Honor. Kitang-kita mo, ikaw nag-inventory, hindi mo alam? Alam ko po, Your Honor, na ano. Ano? Anong denomination yung nakita mo? May 1,000 nga po, tsaka may mga 500 din po. Asan ang 500 yan sa kulay na yan? Sige, pakita mo sa akin. Hindi, yung ano po pala yung, ang tawag doon? Yung pong kwan, nag-base po doon sa packaging tape po, Your Honor. Kulay blue yung nasa packing tape also. Ay, kikita namin dito, mas malapit. Lahat yan, kulay almost blue lahat. Walang ano dyan, walang kulay 500 dyan. Wala nga po. Oh, yun, wala. Wala po. And I believe, dyan sa amount na yan, hindi lang 27 million. Ayan lang po yung nabilang ko po nung binuksan ko. Paki-zoom out ulit. Paki-zoom out ulit yung pera. Para makita natin kung halos ilang bundles yan. Ilang patong yan? Tatlong patong ba yan? Dalawa? Tatlo po. Tatlong patong? Opo. Oh. 1, 2, 3. Oh. Hindi yan 27 million. Kung tatanungin nyo dyan, more than 50 yan. Baka 60 million pa yan. Isa-isayin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Or times mo 2. Basta yan naman po na witness naman po nung ano yan, na binilang ko po mismo sa harapan po nung media po yan, na nag-base na lang po ako dun sa per bundle po niyan. Dun yun lang po ang pinaka nagawa ko na lang po, and then saka ko pinackaging tape para mas madali na po namin ma-inventory. NCRPO, meron din ba kayong na-recover na withdrawal slip sa Okada Hotel ng subject matter of the search? None, Your Honor. Meron ako. May nag-provide sa akin yung withdrawal nung kuha na yun. And it would amount to 64 plus million. Are you saying, Congressman Akop, that the withdrawal from the Soler Hotel? No, Okada. Okada. Oh. 64 million. Oh. Was withdraw. Yes, withdrawn. Ha? Huh? Oh. Can you have the bravery to give it to the chairman for me to find out? Yung aking bubuwit eh. Ha? Ipapakita ko sa iyo yung mga resibo. They're all in Chinese characters. Yung amount lang hindi. Kaya hindi ako mabobola ng mga ito eh, dahil yeah, alam ko yung nangyayari sa loob eh. Okay, go ahead. Sige, go ahead. Nandito yung receipt. At saka yung kwan. Yung mama, nag-withdraw noong July, August, September. Two times in September. September 11 and 15. July 16 and August 19. If my story is right, dito sa kwan nakita nung driver na nag-withdraw ng pera eh. Driver bodyguard.
So alam niya na maraming pera yung kanyang boss. At yun na itinip sa inyo. Gumawa kayo ng paraan na paano nyo mare-raid yung lugar. Illegal possession of firearm lang ang pupwede. Huwag nyo nang sabihin sa akin yan dahil galing ako sa CIS. Alam ko na yung mga istoryang ganyan. By looking at ano, Congressman Apopono, by looking at the picture that you have given us, no? Pagtitingnan mo in your plain view sight, no, makikita mo naman talaga na hindi 27 million 'yon. And at the same time, I was asking you a while ago, no, that from the moment that you have not reported it in your SPOT report, and then you have put the amount inside the car of the head of the team, Colonel Guevara, together doon sa nagbabantay doon sa CR, si sino ba 'yon? Ikaw na sa loob ng CR, di ba? Ikaw nagbantay ng pera. Opo. At kayo nagdala, sabi nyo, hindi nyo dinala sa Estacio Espacio Hotel, kundi dinala nyo sa SPD. Opo. Even granting na hindi nyo dinala sa hotel, even granting, you know, from the time na dinala nyo yung pera mula doon sa 1811, papunta doon sa SPD, that is questionable, highly questionable. So ngayon, kitang-kita na natin, diyan pa lamang nakikita nyo na yung bulk ng pera is not 27 million. So from the moment na dinala nyo yung pera, kung Espacio Hotel man yan or dun man sa SPD, dun na nabawasan yung perang yan. At kung titingnan mo yung sa tinitingnan ko, that is more than 60 million or 50 million. Huling-huli sa CCTV camera ang pagtangay di umano ng mga 44 na pulis sa milyong-milyong pera ng mga Chinese nationals. Limpak-limpak na pera ang nakuha di umano ng mga pulis mula sa mga Chinese nationals. Makikita ang ebidensya na kuha sa CCTV. Nahaharap ngayon ang mga pulis sa patong-patong na kaso. Investigation into the alleged involvement of the officers and personnel of the Philippine National Police or PNP assigned at the Office of the Chief PNP, National Capital Region Police Office, and the District Special Operations Unit, Southern Police District on the commission of the crimes of unlawful arrest, arbitrary detention, robbery extortion, and grave coercion against four female Chinese nationals. Pagkakakulong ng 15 araw sa detention facility ang ipinataw kahapon ng kamara sa mga PNP officers na sangkot sa unlawful arrest, arbitrary detention at pagnanakaw laban sa 4 na inaresong Chinese nationals sa raid sa Parañaque City noong September ng nakalipas na taon. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez, nagmusyon si Tulfo para ipakuntem ang mga PNP officers dahilan sa pagsisinungaling sa pagdinig ng naturang panel. Si Tulfo ay nairita matapos magmatigas sa pagtanggi ng mga police officers na aminin ang kanilang sa kabila ng presentasyon ng video footages at gayon din sa resulta ng investigasyon ng PNP laban sa mga ito kung saan lumilitaw na lumabag ang nasabing mga pulis sa kanilang mandato matapos na pagnakawan pa ang mga nasabing Chinese na inakusahan ng mga ito ng human trafficking. May I suggest, Mr. Chair, that all these officers here present who had been lying to their teeth, may investigador na lumabas ng investigasyon ng PNP, tapos napapailing nila itong dalawa nating mga kasamahan na mga dating senior police officers and they're very veteran police officers. I would suggest, Mr. Chair, habang nagsisinungaling itong mga ito dahil hindi pa naman po sila ayaw nilang umamin sa katka panluloko, panghuhut-hut, whatever you want to call it, may I suggest that we cite them in contempt, Mr. Chair. After all, Mr. Chair, yung kwarto natin sa baba, marami ng ikang alikabok at walang nakatira. So kailangan na nung detention center natin ng tao para naman malinis ng konti. So I would suggest
we cite these police officers in contempt today. Magugunita na inireport ni National Capital Region Police Office or NCRPO Chief Major General Jose Milancio Nartates Jr. sa committee na 44 personnel mula sa Southern Police District Detective and Special Operations Unit or SPD DSOU at Parañaque Police ang sangkot sa operasyon. Nasa 34 sa mga pulis ang inirekomendang isailalim na sa summary dismissal proceedings, habang 9 naman ang hindi pa nasasampahan ng kasong administratibo dahilan sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga ito ay inakusahan ng unlawful arrest, kung saan nawawala umano ang 27 million pesos ng mga Chinese sa vault na naturang rape. Ating panoorin ang buong video. Lucky enough that these people, with the guidance of General Nartates, nahawakan nila ang CCTV. Otherwise, makakalusot kayo. Pero this time, hindi kayo makakalusot. Dahil lahat kayo nagsinungaling. Lahat kayo, artista. Lahat kayo, direktor. Inayos nyo ang loob ng 27 minutes. And then, you went out, Guevara. Lumabas ka upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, okay, nalilabas nyo, yan na ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. Bad production. Bad direction. Lieutenant Guevara, Lieutenant Colonel Guevara, inamin mo doon sa inyong pre-investigation meeting with General Nartates that you have gotten 31 million plus 4.6 million. Nasa video yan. Nandito sa video. Pwede namin pakita. At sinabi mo na meron kang binigyan ng 500,000. Sino ang binigyan mo ng 500,000? I cannot recall, Mr. Chair. Alam mo, Guevara, this is your chance to retrieve yourself. Yes, Mr. Chair. This is your chance to be honest with yourself, with your family. Yes, Mr. Chair. Aminin mo na sa sarili mo dahil lalo kayong malulubog. Sino binigyan mo ng 500,000 in accordance with your pre-investigation ano, meeting with General Nartates? If I may recall, Mr. Chair, I mentioned in that conversation with the good regional director is if I may recall, I mentioned there Major Magsalos, Mr. Chair. So binigyan mo si Magsalos ng 500,000. Bakit mo siya binigyan ng 500,000? I cannot recall, Mr. Sir, na dun sa video, Mr. Sir. Hindi, bakit mo siya binigyan? Kayo nag-operate eh. Alam mo, binigyan mo siya ng 500,000 eh. Ikaw ba nagbigay o si Kihana? Wala pa akong binigay, Mr. Sir. Basta, hindi na nagbigay ng 500,000. Ikaw nagsabi na bigyan ng 500,000 si Magsalos. Magsalos, tumanggap ka lang ng 500,000? Good afternoon, Mr. Chair. I did not receive any money, Mr. Chair. Sa sinabi mo, Guevara, huwag na kayo mag-consult sa lawyer ninyo. Buko na kayo eh. Ang sinabi mo nagbigay ng 500,000 ay si Major Quijana. Major Quijana, yung sinabi mo ba dito, totoo o hindi? Guevara? Mr. Chair, during the time, I assume that it was only a private conversation with the regional director. But when I arrived, Mr. Chair, I wasn't aware that I was being recorded in a video without the... Alam mo, Guevara, nakita na natin yung nangyari ng 27 minutes eh. Yes, alam nyo na mali ang ginawa ninyo eh. Alam nyo na kinalikot nyo na lahat to eh. Diba? Makikita ko yung pera ngayon, yung video, na kung saan itinago pa ninyo. Makikita dyan, andyan lahat. Yes, Mr. Chair. Pato si Kihana. Kihana, ikaw ba nagbigay kay Magsalos ng 500,000? Yes or no? No, Mr. Chair. Hindi ka nagbigay ng 500,000? Wala po akong binibigay. Wala kang binibigay? Opo. Yes. Nakita mo pera sa kwarto? Yung mga pera nakita mo? Yes or no? Sa pagkakalam ko po, may mga nakita po akong pera. May nakita ka mga pera doon? Opo, yun. Di ba? Magkano?
Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko pa masabi. Hindi nyo alam eh. Sa operation, di ba? Meron kayo sinabmit na report? Your Honor, na nalaman lang namin. Nabilang lang po yung pera. Sa spot report, magkano nilagay nyo? Spot report. Kihana, ikaw ang ano, ikaw ang head dyan. Kayong dalawa ni Guevara. Magkano nilagay nyo sa spot report? Sa unang spot report, Your Honor, sa pagkakatanda ko po, 4.6 million, Your Honor. 4.6 ang nilagay ninyo. Yun ang pinakita nyo. At inuwi nyo yung 31 million. Is that correct? No, Your Honor. Nag-inventory rin po kami sa opisina, Your Honor. Yung po, yun, 27 million. Nag-inventory after na inuwi nyo yung pera. Di ba? Your Honor, wala po kaming inuwing pera. Dinala po namin sa opisina yung pera, Your Honor, para inventaryohin. Okay, tanungin natin si Lebunan. Si Patrolman Lebunan saka si Garcia. Garcia. Kayo yung mga nakakita ng luggage eh, na nilalabas yung pera eh. Can you kindly tell us in this committee what happened to that money that was inside the two luggages? As a matter of fact, the two luggages is here. Asan yung luggages? Na sinasabi mo, Demokrito, na inuwi mo na sa bahay, pero narito yung luggages na nanggaling sa DSOU. Ayan, oh. Andito ang luggage, oh. Pakita natin. Ayan ang luggage, oh. Alin na sa'yo dito, Demokrito? Alin yung inuwi mo dyan? Alin inuwi mo, Demokrito? Yung buong kulay peach po yung dala ko nung sa hotel. Bakit na sa kanila? Kung inuwi mo sa bahay mo? Sa hotel po, dinala ko. Hindi, kanina sinabi mo eh, na nasa DSOU na inuwi mo eh. Hindi ko lang po ma-recall yung ano. Mo, sinabi mo, di ba? Nalaga ko lang po sa kotse ko. Nalaga po sa kotse mo. Hindi ko ma-recall kung binitbit ko siya. Bakit na sa kanila ngayon? Hindi ko lang po ma-recall kung nabitbit ko po siya, Your Honor, pa uwi. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.